Hello mga Kamitsu. Ito po si Agent Colson, ang inyong lingkod. So mag-update lang tayo ng price ng mga sasakyan natin. So asensya na kayo, kailangan ko mag-suot ng ganito. So importante yung presyo. So guys, as of September 2020 price list. So ang meron pa rin tayong Mirage hatchback, dalawang variant, which is yung GLX manual saka GLX automatic. So 2019 model po siya sa hatchback. So ang SRP ng manual, GLX manual, is 699. So kung mayroon pong discount po yan mga Kamitsu, so yung discount mamaya later on i-edit ko sa description sa baba yung messenger ko, mag-usap tayo regarding sa discount kung ikakas nyo po yan. Even sa installment, meron din pong discount. So kung under 20% zero down po yan yung mga hatchback natin. So sa manual, 5 years po niyan is 14,183. Sa automatic naman, 15,421. Zero down payment sa 20%. And then kung ito 30% po, zero pa rin po. Ang 5 years niya is 12,410 sa manual. Sa automatic, 13,493. Then punta naman tayo sa 2020 model ng Mirage G4 GLX manual, 735,000. Ang Mirage G4 GLX 80, 785,000. And then yung Mirage G4 GLX 80, yun po yung top of the line, 869,000. So punta tayo sa 2019 Expander na GLX manual, 999. GLX plus 80, 1,075,000. Expander GLS 80, 1,110,000. Expander GLS Sport 80, 1,175,000. So punta naman tayo sa 2020 model ng Expander. So yung GLX manual, 1,008,000. Expander GLX plus 80, 1,088,000. Expander GLS 80, 1,128,000. Then yung Expander Cross 80, 1,255,000. Yes, sir. Ang service kasi namin, sir, ano, diyan po sa harapan. Tingnan nyo lang sir kung mapapa-schedule, kasi schedule po kasi. Mapa-schedule siya. Ha? Sarado. Sarado pa pag Sarado? Hindi lang. Monday ito ano sir, Monday. Sarado ko yung Thursday. So Sabado pala saka Sunday wala na dahil nga sa general ano, lockdown. Yun na lang sir, Monday to Friday is for schedule. Pero kung gusto niyo yung biglaan, walk-in, pwede naman po. Yun nga lang, kailangan maagang maaga yan. Maka sir, agama sir. Kung wari, wala kayong pasok, okay, hindi kayo nakapasok. Ano ako sa pasok? Thank you. Pwede sa iwan na lang Ano
Sangin sa union mo, sir, sir, talaga. Monday to Friday na lang muna, sir. Okay guys, continue natin. Yung 2020 model ng Montero GLX manual, 1,565,000. Then yung Montero GLS 80, 1,769,000. Then yung Montero GT na two-wheel drive na automatic is 1,998,000. Then yung Montero GT four-wheel drive na automatic is 2,450,000. So ulitin ko guys, ito po yung mga SRP, binabanggit ko yung SRP kung gusto niyo mag-cash, later on i-edit ko po dyan sa baba sa description, nandun po yung messenger ko para pag-usapan natin yung discount na maaari namin ibigay sa inyo. And then pati yung sa installment via in-house financing. So, diretso na natin. Sa 2020 Strada GLX Plus MT, 1,185,000. Sa hinahinahin ko lang kung may ballpen kayo, sulat niyo na pa. Strada GLX MT, 1,250,000. Then Strada GLX 80, 1,325,000. Strada GL 4x4 MT, 1,175,000. Strada GLS 4x4 MT, 1,465,000. Strada GT na 4x4 na automatic, 1,710,000. Then yung Strada Athlete na two-wheel drive na automatic is 1,443,000. Then Strada Athlete na four-wheel drive 80, 1,760,000. So mayroon pa rin tayo mga Kamitsu na 2019 na Pajero GLS PSL. So 3 million po yun. So katulad yung sinabi ko, yung discount later on, pwede nyo akong i-message sa messenger. So punta tayo sa 2020 L300. Pag cut in chassis lang po is 804. Yung ulo lang saka chassis lang. So nasa inyo kung gusto niyo i-cut in 804. So meron siyang discount na 74,000. So ililess niyo sa 804. Then sa body, kung gusto nyo magpagawa na sa labas, okay lang po yun. It's pwede rin po kayo sa amin paggawa ng body. Depende kung ano gusto nyo. And then yung L300 exit bear type for 938,610 or 40. L300 exit dual aircon is 998,000 ng SRP. And then ang discount niya later on, pwede ulitin ko, pwede nyo i-message. Doon nyo tayo mag-usap pagdating sa mga discounts. So, yun lang guys muna. Meron tayong 2019 Fuso Canter FE71, 1,485,000. Then meron din tayong 2019 Fuso Canter FE73, 1,570,000. Fuso Canter FE84, 1,595,000. At Fuso Canter FE85, 1,740,000. So, tulad ito po yung mga price na updated. So, regarding ulit, guys, so ulitin ko, kung gusto nyo mag-avail through cash, pwedeng-pwede po. Kung bank PO, pwede rin po. At kung meron naman po kayong mga approval na via in-house financing sa ibang dealer ng Mitsubishi, and then medyo
na gusto niyong lumipat sa akin, pwede rin po. Ang kailangan ko lang naman po pagdating sa ganun, pagka-transfer, is yung, of course, yung details nyo. And then, one valid ID. And then, letter. Transfer letter na nililipat niyo sa akin. So, ano po mga dahilan bakit nililipat? Unang-una, sa Union Motors po kasi marami po kaming unit. So, hindi po kayo mga problema sa unit. Pero, siyempre, huwag nyo rin po kaming mamadaliin dahil meron hong proseso ngayon. Mas lalo ngayon, yung normal ngayon. Dahil ang sasakyan, no, hindi po yan binabiyay isa-isa. Hindi po yan binabiyay by land. Dahil po yung mileage po yung iniingatan natin. Pag tumaas na po ng 100 mileage yan, hindi na po yung brand new. Di ba po? So, kung kailangan po yan talaga, sinasakay yung sa carrier. Usually, may schedule po yan sa gabi. No, depende pa yun sa city kung saan sila dadaan. May mga ordinansya kasi na bawal ang ganitong oras sa ganito. Merong oras naman na ganito. Kaya minsan, hindi yan dire-diretso yung bumiyay. Hihinto yan dahil dun sa lugar na yon, baka hindi pwedeng bumiyay ng ganong oras. So, stop over sila dyan. Then once na pwede na bumiyay, aantar na naman yan. Pero pagdating na naman sa ibang lugar, hindi pwedeng bumiyay. So, stop na naman po yan. So, minsan may mga delay. Pila lang po, pero marami ka ping unit. Yung nga lang, mga Kamitsu, talagang meron talagang proseso. Dahil nga po, skeletal din po ang mga, ano natin, mga forces natin. So, kailangan nun natin mag-ingat. So, katulad din sa inyo, mga Kamitsu, kung huwag nyo kayo basta-basta pupunta rin sa mga showroom, kung hindi naman po importante, hanggit maaari, pwede kayong tumawag, kung meron kayong concern sa LTO, sa mga laka, yung mga agent niyo, pwede naman silang mag-asikaso. Pero minsan, ang mga agent kasi skeletal din po ang paso. Kaya humihingi rin ako ng pasensya sa sarili ko at humihingi ako ng pasensya sa mga ibang agent din po na hindi sila makapag-explain kung bakit minsan may mga delay. May mga tanong kayo na kailangan yung sagot, hindi maibigay ng mga agent niyo dahil skeletal din po sila. At mahirap pong magbitaw ng salita nang hindi kasigurado. Dahil kayo rin po ang maliligaw nun eh. Kayo rin po ang magsasuffer. So, hanggit maaari, minsan may nakita akong group chat. Pag yung INT raw, nag-a-apply sa kanya. Message ng message. Makulit. Kasi ho, kaya ho makulit kami dahil kailangan nun namin maging seryoso dun sa mga application form niya. Kasi minsan, dun nun nagkakaroon nun ng talpak. Yung pangalan nyo pala, ibang spelling. Minsan nyo, mga Kamitsu, yung ID nyo mali rin ng spelling. Meron pong ganun. So, kinukulit namin. Yung trabaho nyo, yung address niyo. Kasi yung iba, ilalagay lang San Pedro Laguna. Wala man lang barangay. Wala man lang street. Wala man lang ano, hindi alam. Minsan may ganun po, mga Kamitsu. Kaya, nakulit kami. Then, meron isa rin sabi na nai-release na. Matatapos na yung 5 years. Ito lang daw yun, last month lang yun. Binigay lang sa akin yung number ng customer service nila. Actually, mga Kamitsu, mas okay pa nga yun. At least, nabalikan kayo ng agent na yun. Kasi, aware siya na meron siyang contact number na pwede niyong tawagan. Kasi baka nga ho may pinagdadaanan din yung mga tao. At minsan naman po, baka naman ho skeletal din kasi mahirap po magbitaw sa mga tanong ninyo. Kasi nauunawaan ko minsan may mga delay, magtatanong kayo sa amin. Hindi naman namin kami well informed dahil nga skeletal din po kami. Mahirap po yung mga verbal lang po. Kahit saan namang kumpanya, mahirap pong mag-announce o magsabi sa mga tanong niyo, sagot sa mga tanong ninyo na hindi naman po kami sigurado dahil kayo rin naman po ang magsasuffer. So, kailangan pumasok muna yung agent, maghintay ng memo for announcement. Kasi kung ano man minsan yung mga nasasabi dati na oh, ganito lang yan, kailangan katulad sa chrome parts, mga Kamitsu, yung chrome parts, papalitan po yun 100%. Kasi bago ni-release siya, may report po yan.
Nagkataon lang ho dahil nga pandemic ngayon. Actually buong mundo eh, kasi saan ho manggagaling ho ng parts po niyan is sa Japan din po. So apektado rin po eh kahit sa Japan. Once, hindi ho kasi yung tulad ng cellphone na yung cellphone nga may procedure din po eh. Hindi ho yung basta-basta nakukuha. Sinasakay din niya. So sa Japan, dadalhin po nila yung support nila. Hindi ho yan pagbigay pa, total pack, hindi ho. Tetenga ho ng mga ilang araw po yan. Katulad din ng ibang kumpanya. Pag sinakay yan sa barko, hindi naman ho yan dire-diretso. Minsan meron ho bansa na pagdadaan. Kasi may mga permit-permit po yan eh. Eh kung wala kang permit po sa bagay niyan, tenga ka muna ro. Or additional, parang ganyan po yan. So may procedure. Hanggat maaari, kung meron kayong tanong, hindi ko masagot. Eh dahil doon lang din naman kami kumukuha ng informasyon sa office o dito sa office namin. Hindi lang ho kami makasagot dahil hindi naman po kasi kami yung nagdadala ng parts. Pero assurance po yan, talagang papalitan, nadidiri lang mga kamitsyo, pagpasensya nyo na. Dahil nga talagang ang procedure is first out, kung sino yung unang naglabas ng unit, yung po yung unang isa-serve at tatawag po yung service center. Yung po yung nasabi sa amin, tatawag po sila na okay na yung parts ninyo, punta na kayo rito. I-schedule po yun mga kamitsu. So konting taste lang mga kamitsu, mapapalitan po yan. So okay na.